niya maaalala o hindi ka na niya tinatawagan o di kaya chat. Gusto niyo ba na mabalisa siya hanggat hindi ka niya matatawagan? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto o mga kagaya na itong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nag-comment po sa aking mga videos dito po sa loob ng aking channel, mag-ingat po sa mga lahat po ng nag-comment or nag-reply po sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp para iwas-scam po tayo. So ayun po. Kung kayo po ay naranasan ninyo ngayon na hindi na kayo maaalala ni partner, hindi na kayo maalala ang tawagan o i-chat man lang, o di kaya talagang nakalimutan na kayo or kinalimutan na talaga kayo. So, gusto nyo ba na mabalisa siya kahit na ilang araw, ilang weeks na ba kayong hindi nag-contact or ilang buwan na hindi siya nagpaparamdam sa inyo? Pwedeng-pwede nyo po itong gawin upang siya po ay mabalisa at talaga namang maghanap ito ng paraan paano kayo pupuntahin o tawagan. Dito po ay pwede gawin ito sa parihas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre sa ating babae at lalaki na mag-partner o di kaya pwedeng-pwede ito gawin sa mga taong nagkakautang sa inyo or sa mga kamag-anak ninyo kung gusto ninyo na patawagin ito o pakuntakin ito sa inyo. So, pwedeng-pwede po. And, ayun po, kailangan natin dito ng gagamitin upang magawa natin ang ritual na ito. So, kailangan mo lamang dito ng baso o di kaya'y garapon. So, ito lamang ang kakailanganin natin, baso or garapon lamang. Ngayon po, kailangan clear po na baso at babasagin tulad po nito. Babasagin po dapat dahil ang babasagin, napakalakas po ng energy nito at talaga namang matutulungan tayo sa ating gagawin and kailangan din po natin dito yung malakas din po natin na energy. At huwag na huwag kayong gumamit ng plastic na baso. Babasagin po dapat. Ngayon po, kapag ready na ang baso, kailangan mo din dito i-ready ang inyong sarili. Kailangan natin dito na i-ready ang sarili. Dapat po alam po natin sa ating sarili na gustong-gusto natin itong gawin at alam po natin na ito ay makakatulong sa atin. Kung ikaw po ay may pagdududa at hindi naniniwala sa mga ganitong pamahiin, huwag nyo na lamang itong gawin o huwag ninyo pong pag-aksayahan ng panahon. And ayun po, sa kanyo na lamang ito gawin kapag alam nyo na sa iyong sarili na gustong-gusto nyo na gawin ang ritual na ito. Ngayon po, kapag ready na, pwede mo na itong gawin. Dito po, ang gagawin mo lamang yung baso na ito, ilagay mo lamang dito sa iyong baba, ilagay mo lamang, at kailangan na sambitin mo ng 7 beses yung pangalan at apelyido ni partner at or ni target, at isunod po ang ating mga magic words or mga kahilingan. Tulad nito po, 7 beses po. Pangalan, apelyedo at sabihin mo dito, naramdamin mo na kailangan kita at mababalisa ka kung hindi mo ako matatawagan. Pangalawa po, pangalan, apelyedo, ramdamin mo na kailangan kita at mababalisa ka kung hindi mo ako matatawagan. So yun lang po ang inyong sasabihin nang paulit-ulit ng 7 beses. So 7 beses po ito na paulit-ulit ang inyong sasabihin dito sa baso at pagkatapos nun, pagkatapos mo sambitin yung 7 beses, ang gagawin mo, itaob mo lamang yung baso at humiling kang muli. Hawakan mo lamang ng pagganon yung baso at isipin mo si target, mag-visualize ka. Kailangan na positive yung nasa isip at sa puso mo. Positive lamang at wag na wag kang mag-isip ng mga negative. Kung gusto mo na tawagan ka ni target, sobrang napaka-legit nito dahil lagi ko itong ginagawa. Talaga namang hindi matatapos ang araw, si target po ay tatawag at tatawag sa inyo at ipaparamdam sa inyo na siya po ay hindi mapakali na
hindi kanya matatawagan. So yun po ang mararamdaman nila, para bang tinutulak sila na tawagan ka, tinutulak sila na kontakin ka. So yun po ang mangyayari sa kay target. Kaya naman kailangan natin dito ang focus, kailangan natin dito na nagmula sa ating puso ang ating mga ginagawa, at kailangan din po lubos na paniniwala kapag gumawa tayo ng isang ritual. So ngayon po, kapag ready na at alam nyo na sa inyong sarili na gustong-gusto nyo na, and pagkatapos nyo po gawin ito, yung baso po, ilagay nyo lamang kung saan ninyo pwedeng ilagay, pero dapat po ay nakataob po dapat ito, at saka mo na lamang itong kunin kapag nagpaparamdam na ang inyong target. So yun lamang ang inyong gagawin, at kung magtatanong kayo kung kailan ito kunin, kunin mo lamang ang basong ito kapag tumawag or nagpaparamdam na sa inyo si target. And anytime po, pwede mo itong gawin, lalo na kapag kayo ay mag-aaway. Kapag kayo ay mag-aaway, pwede po ninyo dito kumuha kayo ng baso, ibulong ninyo dito ang gusto ninyo, sambitin yung pangalan niya, ibulong ang gusto mo, yung target nyo po ay hinding-hindi mapapakali, dahil po talagang yung isip niya na sa inyo, at yung isip niya, gustong-gusto kanyang tawagan kapag ito ay inyong ginawa. Kaya naman, kailangan mo na gawan ka agad ng aksyon kapag kayo ay nag-aaway, lalo na kapag kayo ay LDR. Huwag ninyong sayangin or huwag ninyong hayaan na mapabukas yung away ninyo kapag mahal ninyo ang isang tao. Kung sino man yung nagkakamali, sino man yung, or kahit na hindi kayo nagkakamali, kung kaya ninyo i-handle yung relasyon ninyo at nag-away kayo, lalo na kapag LDR, mahirap kapag LDR kayo at nag-away kayo, dapat po merong isa sa inyo na magpakumbaba. Meron pong isa magpakumbaba sa inyo upang yung partner ninyo magiging close kayo lalo, or yung relasyon ninyo mas magiging matibay. Dapat po, kapag nag-away kayo, hindi dapat pagbukasan. Dapat may isang magpakumbaba at magsorry at pag-usapan ng maayos para walang relasyon na magkasira. So, ayun po. Yung baso na ito, malaking tulong ito sa pagkarelasyon. So, ayun, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.